Pasko ang araw na pinakahihintay ng pamilyang ito sa San Mateo Rizal. Araw na muling pagsasama-sama ng hindi lang dalawa o tatlo, kundi mahigit 10 pamilya na ang iba, galing pa sa malayong probinsya. Pamilyang! Legacy! Family! May in-charge siyempre sa paghahanda ng pagkain. May official photographer pa. Pero kung may taya nagagaso sa inuman, pahuhuli ba ang mahilig bumangka sa kwentuhan? Gaya nitong si Kuya na panay ang pabida dahil aminadong lasing na. Banding namin magkakamagano. Opo. Nasaan yung mga anak? Ay, ayan po yung isa. Ayan po yung pangalawa. Ayan po yung panganay ko. Kung may bumibita sa kwentuhan, mayroon ding madalas maalas ka. Lalo na yung wala pang asawa, gaya niya. Sabi ko, mag-asawa na sila kasi may kanya-kanya naman na silang trabaho. Wala pa silang mga boyfriend. Pero ang unang pinagtripan, game naman sa sagutan. Babae, di ba? Depende. Sa mga magkakaanak na ngayon lang nagsama-sama, ang agad daw na napapansin ay ang hitsura. Kaya kung medyo bumigat ang timbang abay, paghandaan ang comment. Kaya nang, uy, tumaba ka. Pero parang ang sakit nun doon sa tao, di ba? Opo, sakit ko talaga nun. Pero ang dalagitang ito, nag-call a friend at itinuro ang kanyang tita. Lagi ka ba tinatanong ng ano? Hindi po, ito po, lagi po tinatanong. Napa-walk out tuloy ang miyembro ng pamilyang ito. Nag-over the backod lang pala sa isa pang reunion dito. Tuloy din dito ang kantahan at inuman. Pero buhay may asawa ang pinag-uusapan. Ilan taon na kayo mag-asawa? Ano po, mag, na 9 years na po. Kahit nga nasa harap ni Mrs., may nagbiru pa tungkol daw sa other Mrs. Ano po yun? Wala, baka may kamit siya. Gap lang yun. Pero sa siyam na magkakapatid sa pamilyang ito, may palaging hot topic tuwing Pasko. Wala nagwawagi sa kanya kasi... Dahil single pa rin. Opo. Baka nga juicy kayo. Yo. Hindi. Kapatid ka yan. Katanong nyo, kailan mag-aasawa? Hindi, may asawa yan eh. Asan na? At ang laging nasa hot seat, tsak na mapipikot. Cesar Apolinario, GMA News.